ito yung aloe case. So, pakita ko na sa inyo. Ito na yung ating part 2. Kung paano, ano nangyari sa ating pag-crossbreed ng hybrids na aloe. So, ito na guys. Yung seeds. 3 to 5 days. So, may seeds na tayo. So, ganun lang. Mga seeds. So, yung pag-pollinate natin. So, nakabuo tayo ng seeds. So, may mga hinihintay pa tayo dito. Yan. So, bakit maganda alagaan yung aloe? Kasi maganda sila sa indoor plant, landscape, at saka outdoor potted plants. So, kaya maraming nagko-collect dito. So, kaya may hybrid kasi may mga aloe species. So, kung walang aloe species, hindi ito nangyari. Wala tayong mga ganitong klaseng aloe. So, kaya wag nyong ismulin yung mga aloe species dyan. So, yung ating mga magagaling ditong breeder sa Pilipinas. So, kilala nyo na yun kung sino sila. So, masid-masid kayo sa kanilang mga gilid, kanilang greenhouse. Nandyan yung mga sikreto nila sa tabi, yung mga species nila na aloe. So, yun yung pinag-breed nila, pinang-crossbreed, hindi yung hybrid to hybrid. So, yan yung lagi niyong tandaan kasi maraming posible sa species na magkakaroon ng hybrid. So, pwede siguro yung isang species at saka isang hybrid na. So, madaling makabuo ng mga seeds. Kasi mahirap mamuo kung hybrid to hybrid. Tapos, pag tinanim mo, so, back to species lang. So, bagay, pwede rin para pag makita nyo talaga yung kanyang mga lola, nanay, ninuno, kung ano talaga silang klase dati. Ayan na guys yung mga aloe hybrid natin na ginawa ko dati. Like mga alam din to, mga pinagko-crossbreed ko. So, pakita ko sa inyo. So, di natin alam kung ano dyan yung Dracula's blood, ano yung mga aloe case, ano yung aloe dizzy. So, di ba? Parang wala. So, yan, may ilan-ilan na mga posible. So, like ito. So, abangan natin yan. Paglaki niya. Yan. Lakit natin. So, yan din. So, yan yung sinasabi ko. So, yan ang result ng pagko-crossbreed ng hybrid to hybrid. So, nasaan na yung ating mga Dracula's blood dito. So, tinry ko rin yung same hybrid. So, yan, parang wala. Wala akong nakita dito sa seeds na to. Sa mga pinatubo natin. So, ayan guys. Na-update ko kayo sa ating crossbreed ng mga hybrids.
So yan yung mga result na kita nyo. So ang pagko-crossbreed o para magkaroon ka ng hybrid, dati pa may mga hybrids na naalo, so may mga detail yan dyan sa online, sa international ng mga plants name. So kasi dati sa Africa marami na talagang aloe, so yung akala natin i-species, yun pala baga mga hybrid na yun, yung mga ganun dati. So na pag sinabing hybrid, hindi lang ito gawa ng tao or human innervation. Basta't ang isang aloe ay nagkaroon ng bulaklak o pollen, so pwede na itong i-crossbreed. So meron tayong pag-hybrid ng ating kalikasan. Ito yung mga natural crossbreed. So yan, sila yung nagko-crossbreed na noon, kaya may mga aloe hybrids na sa ibang bansa or sa kalikasan natin noon. May mga lugar kasi na mga aloe species tabi-tabi. So yun yung pinopollinate ng ating mga ipon o paro-paro dati, or kung ano mang hayop na marunong mag-pollination. So kaya nagkakaroon na ng mga aloe hybrids noon. So ang kinagandahan sa human hybrid, alam mo yung i-crossbreed mo kasi kung anong species o anong mga species yung gagamitin mo para madali mong matandaan pag nagka-seeds at pag tinanim mo. So madali mo siyang ma-determine kasi sa dami ng aloe ngayon, yung iba na ngang hybrids, anong name pa hanggang ngayon, kasi sa libro lang talaga natin makikita yung mga origin ng mga aloe species. So kasi nire-registered nila ito sa international parang group nila, so doon pinapangalanan dati or pinag-aralan. So kasi sa mga ibang bansa may mga aloe kasi na akala mo species pero hybrid na pala, so sila lang nakakaalam or doon lang sa libro natin makikita or sa internet, so doon mo mababasa. So yun ang hybrid ng mga aloe, paano i-crossbreed kaya nagka-hybrid. So kung walang species, walang hybrid. So ganun lang. So yun, so pinakita ko sa inyo, nagawa ko na to dati, pinagko-crossbreed ko. So ang mga lumabas, mga parang wala dito, parang iba yung mga lumabas sa seeds, yung mga inasahan ko ibang rare. So baka kasi maliliit pa naman yung mga tinanim ko before 5 months. So yun. So yung maganda talaga katulad nito, yung Dracula's blood, or meron kayo diyang carol na aloe carol, so asahan mo lang talaga yung pups niya,
yun yung paramihin nyo. Kasi sa nanay na nila nang gagaling. So, kada labas ng pups. So, same talaga. Hindi, ano yun, walang kinaiba. So, madali magparami sa pups na same hybrid ng aloe. Hindi yung aasahan mo sa seeds na same pa rin ang lalabas. So, mas maganda talaga pag sa mga aloe, yung pups talaga niya. So, doon tayo makakaparami. So, kung gusto nyo magparami ng aloe, so, same variety, so, sa pups kayo. Kung gusto nyo mag crossbreed, so, itry nyo sa seeds. Baka may lumabas na mga rare. So, gaya nga ng sabi ko, 10% lang talaga yung aasahan natin sa hybrid to hybrid. Pero kung meron tayong species at isang hybrid, pag pinag-crossbreed natin, may mga posible na may lalabas na mga ibang klaseng hybrids. So, ganun, tsaga-tsaga lang para magkaroon tayo. So, hanggang sa muli guys. Hanggang dito lang muna yung video natin. Susunod naman, iba naman ang ating ipapakita. So, subscribe lang kayo sa YouTube channel ko para ma-update kayo sa mga ilalabas ko pang ibang video.